Mapagpalang araw po sa ating mga kapatid. Welcome back po sa ating YouTube channel at Facebook page. So for today's video po ay another reaction video na naman po tayo. At itong ating re-reaction video ay galing pa rin kay Sa Iyong Araw. So ito ay patungkol sa Black Nazarene. At ito ay angkop sa ating panahon ngayon dahil nalalapit na naman ang pista ng Black Nazarene. Ito po ang title ng ating i-re-reaction video, Ang Maitim na Lihim ng RCC Patungkol sa Black Nazarene, Isiniwalat ng Biblia. So disclaimer lang po muna tayo mga kapatid bago po tayo mag-start. Ito pong videong to ay hindi ko po pinatotohanan at hindi ko rin po pinasisinungalingan. Ako po ay magre-reaction video lamang at kayo na po ang bahalang humusga kung ito ba ay totoo or hindi. Nasa inyo po yan kung ano po ang inyong paniniwala. Basta ako po ay nagbigay ng disclaimer at ako po ay magre-reaction video lamang patungkol sa video ni Sa Iyong Araw patungkol sa Black Nazarene. So dahil wala naman tayong hinihintay na, tayo po ay magsimula na. Play na natin yan. Let's go! Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng Itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith kung saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang Itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman at ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa Itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus ang Son of God? O ito ba si Nimrod the Sun God? So ang sinasabi ni Sa Iyong Araw kung ito ba ay totoo na ang Panginoong Jesucristo o ito ay si Nimrod na Sun God. So play natin ulit. Itong pag-usapan mga kaibigan. Sa Iyong Araw. So, mga kapatid, kung hindi pa po pala kayo nakasubscribe kayo Sa Iyong Araw, mag-subscribe na po kayo sa kanya. Kung gusto niyo pong panoorin yung kanyang full video, pwede niyo po siyang isubscribe at hanapin ang video ito sa kanya. At kung mahilig po kayong manood ng mga ganitong video, yung mayroon pong nagre-reaction video, pakisubscribe na rin po ako at pakiclick na rin po ng bell all para lagi po kayong updated kapag mayroon po ako mga bagong ilalabas na video. So play na po natin ulit. Milyon-milyon kada taon tuwing Enero ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang... So ito talaga yung mga tinatawag na mananampalataya ng Black Nazarene. Talagang nagkipagsiksikan sila at kahit mamatay sila basta mahawakan lang nila yung Black Nazarene. Kasi meron silang paniniwala na kapag nahawakan nila ito gagaling sila o mawawala kung ano man yung karamdaman nila. Ang kaso nga lang, napakarami talagang namamatay sa ganitong pista. Kasi sobrang siksikan ng mga tao, kita nyo naman, di ba? Hindi na sila makahinga dahil sobrang para silang mga langgam na nagkukumpulan. So kahit naman siguro sino, masosuffocate ka dyan, no? Pwede ka talagang mamatay dyan. Tali, ganun din ang paghaplos sa Itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang Itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito. Ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng Itim na Nazareno? Ang Itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century. So yung umukit nito isang Mexican, no? Hindi siya talaga galing sa Pilipinas. Dinala dito sa Pilipinas isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa miskitwood. Ito ay isang klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. So ang totoong kwento pala nito maitim talaga ang Black Nazarene. Dahil sa kahoy, kaya siya naging maitim. Kasi yung kahoy mismo ay maitim. Ito yung sabi ni Sa Iyong Araw. Ngunit base sa banal na kasulatan,
at base na rin sa history saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia. Ito ay nagsimula sa lugar ng Babylon noong panahon ng 3000 BC. So ang paniniwala palang imahe o image ay galing sa Babylon. Sabi ni sa iyong araw ulit. Isang babae na nagangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binamanggit sa Biblia. So si Ishtar, napakinggan ko rin ito sa kwento ng Anunnaki. Anunnaki series, no? Kung napanood nyo na yung Anunnaki series, patungkol din sa kanya yung kwento kay Ishtar, no? Sa mga Anunnaki. Kasama rin siya sa Anunnaki, si Ishtar. Kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte ay tinatawag sang Queen of Babylon. Si Semiramis, mga kaibigan, ayon sa history, ay kanyang inampun ang lalaking nagangalang Nimrod. Si Nimrod, mga kaibigan, ay galing sa descendant ni Adan, ang great grandson ni Noah, sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya, mga kaibigan, ay anak ni Cush at siya rin ang leader, mga kaibigan, na nagpatayo ng Tower of Babel. Dahil nung pagkatapos ng baha, ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha, at ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah. Dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko, mga kaibigan. Si Nimrod, mga kaibigan, ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. At sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis itong si Semiramis at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod, na siya daw ay nag-incarnate at binuntis siya. At si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na Tammuz. At kung ating makikita, mga kaibigan, sila ang orihinal ng mother and child, at dito na ipanganak ang relihiyon. So yung kwento na to parang kwento rin sa Egypt, no? Sa history of Egypt parang meron din siyang kahawig na history sa pagkakakwento ni sa iyong araw. Na tinatawag na pagano. Ang pagano, mga kaibigan, ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay ang sun god, at si Tammuz ay anak ng sun god. Hindi ba parang meron siyang paghahambing sa ating panahon ngayon? Kung ating makita, mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world, katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman, mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4-6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos, ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo, mga kaibigan, binabanggit sa banal. So yung Roman Catholic, meron silang explanation para dyan sa verse na yan. At kung ano yung explanation na yun, yun yung paniniwala nila. So tayo, meron tayong kanya-kanyang paniniwala, kaya respect na lang natin yun. Pero kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia at kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun talaga yung dapat ating paniwalaan bilang isang Kristiyano, dahil ito yung guide ng ating buhay bilang isang Kristiyano. So, play natin ulit. Kasulatan na pinili ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang bayan noong unang panahon, dahil ang buong mundo noon ay sumasamba na sa sun god at tinatawag silang mga pagano at hindi sila naniniwala sa totoong Diyos.
Pagkalipas ng mga ilang mga panahon, ay dumating si Jesus sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan sa Birheng si Maria. At kung ating makikita, mga kaibigan, at mababasa ang Biblia, ay hindi kailanman sumamba ang ating Panginoong Jesus sa anumang klase ng larawan, dahil naniniwala siya at sumusunod siya sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na huwag gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, nasa langit, o nasa ibaba sa lupa, o na nasa tubig sa ilalim ng lupa, lalong-lalong higit, ay huwag silang yuyukuran. So yung paniniwala ng Roman Catholic dyan, kagaya ng mga ginawa nilang imahe ni Jesus, imahe ni Mary, imahe ng mga santo, so yun ay mga alaala o pagbibigay respeto sa kanila. Yun yung paniniwala nila sa image. Pero sinabi na sa Bible na huwag tayong gagawa ng image o imahe. Dapat tayong sumamba sa espiritu at katotohanan, hindi sa imahe, no? Kasi yung imahe, sinabi na rin sa Bible na hindi nakakita, hindi nakakarinig, at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kaya tayo isasamba sa espiritu at katotohanan. So play natin ulit. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ipinanganak si Jesus Christ bilang isang karpintero at kailanman ay hindi siya gumawa ng imahe ng katulad ng mga anghel sa lahat. Oo nga, no? Ang Panginoong Jesucristo naging karpintero, no? Pero never siyang gumawa ng image o imahe na pwedeng gawing Diyos-Diyosan, no? Kasi alam niya yung utos ng Ten Commandments at alam niya yung kalooban ng Diyos. Kasi yung Panginoong Jesucristo natin, ipinanganak yan sa ilalim ng kautusan, no? Siya ay bunga ng Old Testament, no? Siya yung prophecy, siya yung katuparan. Langit o katulad ng itsura ng kanyang amang nasa langit, dahil ito ay nasa kautusan ng Diyos na muhay si Jesus sang-ayon sa kalooban at kautusan ng kanyang amang nasa langit. Ngunit pagkalipas ng panahon, ng maraming panahon, mga kaibigan, sa panahon na si Jesus ay umakyat na sa langit habang ang kanyang mga disipulo ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at sumapit ang panahon ni Constantine, isang emperor ng Roma, na kung saan siya ay dating pagano at kanyang pinapraktis ang So ito si Constantine ay Roman o pagano ang kanyang paniniwala, ngunit na-convert siya sa Christian na paniniwala. Worship sa sun god na Diyos ng mga pagano. Hindi kasi naniniwala si Constantine patungkol sa totoong Diyos. At dahil siya ang leader, mga kaibigan, sa imperyo ng Roma, ay gumawa siya ng kaparaanan upang pagsamahin ang turo ng mga Kristiyano at turo ng mga pagano, at kanyang pinuo ang tinatawag na Roman Catholic Church. Oh, ito ay disclaimer lamang, ha. Nasa inyo na 'yan kung gusto niyo maniwala o hindi. Pero kung gusto niyo talagang lumalim, mag-research kayo, no. Hanapin niyo talaga kung totoo o hindi. Kayo na ang bahala. Pero tayo ay nagre-reaction video lamang dito. Ito ang pinagsamang pagano at Kristiyano. Binabanggit pa dito, mga kaibigan, sa Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathens or to the pagans, mga kaibigan, transferred into it all the outward ornaments to which they had become accustomed in their own religion. The use of temples, those dedicated to particular saints, incense, candles, holy water, processions, the ring in marriage, turning to the east, images at a later date, all are of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. At kung ating makita, mga kaibigan, napakalinaw na ito ay kagagawan ni Constantine na kanyang pinag-asawa ang turo sa Biblia at ang turo ng pagano, na ang mga Diyos sa pagano ay kanyang itinransfer sa loob ng iglesia, at iniba niya lang ang mga pangalan, katulad na lamang ni Saint Peter na dating Diyos ng mga pagano na tinatawag na Jupiter. Si Venus naman ay tinatawag na Mary, habang ang mga iba pa ay galing sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. At maging ang nakikita nating Jesus Christ, mga kaibigan,
na imahe ay hindi talaga yan ang imahe ng ating Panginoong Hesus. Dahil ayon sa mga Bible scholars, ang totoong itsura ng ating Panginoong Hesus ay medyo pabilog ang kanyang mukha. Katulad din ng mga sinaunang Hudyo. Ika pa dito mga kaibigan sa church history. So para sa akin, walang makapagsasabi kung ano ang itsura ng Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, ang mga nakakita lang sa kanya ay mga apostol niya at yung mga panahon ng tao na nabuhay sa panahon na yon. So sa panahon natin, wala nang makapagsasabi niyan. Kasi sobrang tagal na ng panahon. Century 2, Chapter 2, Section 7. Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Oo mga kaibigan, nahaluan ang mga turo sa loob ng ating iglesia na mga turo ng mga pagano. Isang bagay na magbibigay sa atin ng kaisipan na binabanggit mga kaibigan sa John 8 verse 32 at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At kung ating makikita mga kaibigan sa ulo ng itim na Nazareno, ano ang ibig sabihin ang araw sa kanyang ulo? Hindi ba't katulad din ito ng larawan ng mga sinaunang Diyos-Diyosan na katulad ni Nimrod at ni Balder na tinatawag na Sun God? Ngunit ang tanong ay, bakit napakarami ang napapagaling ng itim na Nazareno na ito? Ito ang kasagutan dyan mga kaibigan, ang inyong mga pananampalataya. Ito ang nagpagaling sa inyo at hindi ang imahe. Ang isang bagay na nagpagaling sa atin, ang Panginoon, siya ang nagpagaling sa atin. Ngunit hindi dahil mga kaibigan sa inawakan natin na itim na Nazareno. Dahil binabanggit sa Salmo 115 verse 5-7, may bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita, may mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga tainga ngunit hindi nakakarinig, may ilong ngunit hindi nakakaamoy, may mga kamay ngunit hindi nakakahawak, may mga paa ngunit hindi nakakalakad, at kahit munting tinig ay wala kang marinig. Ito ang ribulto mga kaibigan. Wala silang kapangyarihan at hindi rin ito ini-encourage sa banal na kasulatan dahil ito ay paglabag. So ito yung sinasabi ko kanina sa Bible na yung mga ribulto ay walang buhay yan, no? Kahit anong gawin natin dyan, walang buhay yan. Hindi na kayang iligtas yung kanilang mga sarili. Hindi natin kagaya ng mga tao. Kasi inukit lang yan eh. Tao lang ang gumawa niyan, hindi Diyos, no? So ang Diyos nasa ating mga nasa pananampalataya natin, no? Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, magkakaroon tayo ng Holy Spirit, no? Na kung saan igaguide tayo patungo sa totoong pananampalataya. Sa kautusan ng ating Panginoon, ang mga Diyos-Diyosan na binabanggit sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon is a jealous God. Nais niya kasi. So yung mga Katoliko, ulitin ko, meron silang sariling paniniwala patungkol dyan. Meron silang explanation patungkol dyan. At yun yung kanilang pinaniniwalaan. So kung ano yung paniniwala natin, respect natin. No? Na lahat ng ating mga problema ay isangguni natin sa Kanya. Hindi sa pamamagitan ng mga medium na mga ribulto na ito. Dahil gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng direct na koneksyon sa Kanya, ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, ang Diyos na tunay na umiibig sa iyo. Kaya naman mga kaibigan, lumapit tayo sa totoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na maibigin, at ang Diyos na gustong makasama ka magpakailanman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. So, paano natin malalaman o paano tayo makakalapit sa Diyos? Paano tayo magkakaroon ng koneksyon sa ating Diyos na buhay? So, ang una po natin dapat gawin ay pumunta po tayo ng church. At ang pangalawa po ay prayer. At ang pangatlo po ay reading the Bible, no? Kasi yun po yung talagang pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na buhay. Doon po tayo lalalim sa pananampalataya. Hindi po yung mag-pray lang tayo at tapos noon, pray lang, ganun. Hindi naman tayo nagbabasa ng Bible. Hindi natin makikilala ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. So ito lang po mga kapatid ang ating reaction video sa araw na ito. Naway meron pong nabuksan na mga isip
at magkaroon po ng pangunawa sa salita ng Diyos. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel at Facebook page. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod at peace out po at God bless po sa atin lahat. Bye-bye!